Sa Biblia yan, kapatid, marating ang araw ng Panginoon gaya ng magnanakaw na ang sangkalangitan sa araw na yan mapaparam kasabay ng malaking ugong. Ang sanlibutan ito magwawakas. May itinakdang wakas ang Diyos para sa lupa. Dapat na ba nating wakasan ang pag-aangking teritoryo? Ang pag-aangkin ng China sa West Philippine Sea. Paalala lang po sa lahat, ang paksang ito ay batay lamang sa aming nakuhang impormasyon, pahayagan man at sa ibang platform ng social media. Hindi kami eksperto dat ang video at ang picture na inyong makikita ay walang masamang intention. Ito ay isang gabay lamang para sa aming manunood. Dadako naman tayo dito sa ating topic. Noong World War 1 and 2, ang bansang Pilipinas ay ginawang training grounds ng mga ibang bansa. Ang bansang ito ang siyang pinag-aagawan kalapit bansa. Ano ba mayroon ang Pilipinas ay lagi na lang naging sangkalan? Ano kaya ang dahilan? Di kaya sa taglay nitong likas na yaman. Ang pag-aagawan ng teritoryo sa bansang Pilipinas ay isa sa mga dahilang digmaan dahil sa taglay nito sa gana sa natural resources. Alam nyo ba, ang unang gamit ng pamahalaan sa katawagang West Philippine Sea noong 2011 sa administrasyon ni Pangulong Benigno Aquino III. Binalak ang pagpapangalan para sa mga layunin pambansang sistema ng pagmamapa at bilang masagisag na ipakita upang pagtalunan ang soberanya ng China sa buong dagat timog China. Dahil sa girian kalapit bansa na babahala ang lahat, baka magkaroon ng digmaan o ito na kaya na tinatawag na World War III. Ang tanong, gaano ba kahanda ang bansa para sa malakihang digmaang pandaigdig? Dahil sa West Philippine Sea, sa ilalim ng Administrative Order No. 29, inaatasan ng NAMRIA o ang National Mapping and Resource Information Authority na gamitin daw ang pagtatalaga ng West Philippine Sea sa mga mapa na ginawa at inilathala ng ahensya ng gobyerno. Ang ibang mga ahensya ng gobyerno ay inaatasan din na gamitin ang termino upang gawing popular ang paggamit ng pangalan sa loob at sa buong mundo. Bago ang pagpapalabas ng kautusan, pinagtibay ng Weather Bureau ng Pilipinas, PAGASA, ang pangalan noong 2011 upang tukuyin ang mga tubig sa kanluran ng bansa habang nanatiling gumagamit ng Philippine Sea upang tukuyin ang tubig sa silangan ng kapuluan. Sa ilalim ng Konstitusyon ng Pilipinas, ang Pangulo ng Pilipinas ay parehong pinuno ng Estado at pamahalaan, at nagsisilbing Commander-in-Chief ng Sandatahang Lakas ng Bansa. Ang presidente lamang ay may karapatan na magkaroon ng agreement kung anumang usapin tungkol sa West Philippine Sea. Dahil sa secret agreement na hinala ng iba ay may kaugnayan ito sa West Philippine Sea dahil sa magmatigas ang China at pilit inahakin nila ang West Philippine Sea na tinatawag nila na South China Sea. Ang WPS o ang West Philippine Sea ay ang opisyal na pagtatalaga ng pamahalaan ng Pilipinas sa mga bahagi ng South China Sea na kasama sa Exclusive Economic Zone ng bansa o ang karagatang kanlurang Pilipinas. Ito ang mapa na nagpapakita ng tinatayang lugar na tumutugma sa opisyal na lawak ng West Philippine Sea. Kasama rin ang mga limitasyon ng internasyonal na kasunduan, kulang linya ayon sa 1898 Treaty of Paris, at ang Spratly Islands na kadalasang itinalaga bilang Kalayaan Island Group sa mga mapa ng Pilipinas, berdeng linya ayon sa Presidential Decree No. 1596 ng 1978. Walang eksaktong demarcation ng mga hangganan para sa lugar sa South China Sea na bumubuo sa West Philippine Sea. Ang administrative order na opisyal na pinangalanan ng lugar ay tinukoy ito bilang mga sumusunod. Ang mga lugar na pandagat sa kanlurang bahagi ng kapuluan ng Pilipinas ay pinangalanan dito bilang West Philippine Sea. Kabilang sa mga lugar na ito ang Dagat Luzon, gayon din ang mga tubig sa paligid sa loob ng katabi ng Kalayaan Island Group at Bajo de Masinloc, na kilala rin bilang Scarborough Shoal. Sec 1, Administrative Order No. 29, 2012, sa Batas ng Pilipinas,
Ang West Philippine Sea ay tumutukoy lamang sa mga bahagi ng South China Sea na sinasabi ng gobyerno ng Pilipinas na bahagi ng EEZ o ang Exclusive Economic Zone ng bansa. Naging opisyal ang pagbibigay ng pangalan sa lugar sa pamamagitan ng Administrative Order No. 29 na inilabas ng noong Presidente Benigno Aquino III noong ika-5 ng Setyembre taong 2012. Binanggit din sa kautusan ng Presidential Decree No. 1599 na inilabas noong 1978 sa panahon ng panunungkulan ni Pangulong Ferdinand Marcos na itinatag ang Philippine Exclusive Economic Zone, gayon din ang Republic Act No. 9522 o ang Baselines Law na pinagtibay bilang batas noong 2009 sa panahon ng administrasyon ng noong Presidente Gloria Macapagal Arroyo na nagdelineate sa mga baseline ng kapuluan ng Pilipinas. Iginiit ng Administrative Order ang pag-angkin ng Pilipinas sa Exclusive Economic Zone nito sa South China Sea na nagsasaad ng posisyon ng gobyerno ng Pilipinas na mayroon itong mga karapatan sa soberanya sa ilalim ng 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea, over the West Philippine Sea Area at Inherent Power and Right, upang italaga ang mga lugar na pandagat nito na may angkop na katawagan para sa mga layunin ng pambansang sistema ng pagmamapa. Ang unang kadena ng isla ay tumutukoy sa unang kadena ng mga pangunahing archipelagos ng Pasipiko mula sa continental na baybayin ng continental ng Silangang Asya. Pangunahing binubuo ito ng Kuril Islands, Japanese Archipelago, Ryukyu Islands, Taiwan, Formosa, Hilagang Pilipinas, at Borneo, kaya umaabot mula sa Kamchatka Peninsula sa Hilagang Silangan hanggang sa Malay Peninsula sa Timog Kanluran. Ang unang island chain ay bumubuo ng isa sa tatlong island chain doctrine sa loob ng island chain strategy sa US foreign policy. Ang unang island chain perimeter, ninalkahan ng pula. Una at pangalawang island chains, karamihan sa unang chain ng isla ay halos nasa tubig na inaangkin ng China. Kabilang dito ang South China Sea sa loob ng 9-dash line, gayon din ang East China Sea sa kanluran ng Okinawa Trough. Ano ang tinatawag na 9-dash line? Ang 9-dash line, na tinatawag ding 11-dash line ng Taiwan, ay isang set ng mga segment ng linya sa iba't ibang mapa na sinamahan ng mga claim ng People's Republic of China, PRC, Mainland China, at Republika ng China, ROC, Taiwan, sa South China Sea. Mga kabilang sa pinagtatalo ng lugar ang Spratly Islands, ang Paracel Islands, the Wrecker Bank at Protes Island, Macclesfield Bank, at ang Scarborough Shoal. At may ibang lugar na sumailalim sa reclamation ng lupa ng PRC, ROC, at Vietnam. Ginagamit ng People's Daily of the PRC ang termino Duangxian, Nhai Duangxian Li, South Sea Intermittent Line, habang ginagamit ng ROC government ang terminong Xiejuanshan, Nanhai Guangxuxian, Li, labang isang segment na linya. Ang 9-dash line ay ginamit ng PRC o ang People Republic of China ng hindi pare-pareho at may kalabuan. Hindi malinaw kung ang mapa ay bahagi ng makasaysayang pag-angkin ng China at kung alin sa mga maritime features sa loob ang partikular na inaangkin. Ang mga analyst mula sa Department of State ay naglagay ng tatlong magkakaibang paliwanag na ipinapahiwatig nito na ang mga isla lamang sa loob ang inaangkin, na ang isang maritime area kasama ang iba pang mga tampok ay inaangkin, o ang isang claim ay ginagawa bilang makasaysayang tubig ng China. Ang pag-aangkin sa mga isla lamang ay pinakaalinsunod sa mga nakaraang publikasyon at pahayag ng PRC, samantalang ang iba pang dalawang argumento ay maglalagay sa paghahabol ng China sa mas malaking kontrahan sa UNCLOS. Noong July 12, 2016, napagpasyahan ng Arbitral Tribunal na ang pag-angkin ng China ng mga makasaysayang karapatan sa mataas na dagat ay walang legal na epekto kung saan nilalampasan nila ang mga tuntunin ng UNCLOS o ang United Nations Convention on the Law of the Sea. Ang isa sa mga argumento ay ang China ay hindi gumamit ng eksklusibong kontrol sa mga tubig at mapagkukunang ito. Gayunpaman, ang tribunal ay hindi maaaring magpasya sa mga usapin ng soberanya ng teritoryo.
Mahigit 20 pamahalaan ang nanawagan na igalang ang desisyon. Ito ay tinanggihan ng 8 pamahalaan, kabilang ang PRC o ang People's Republic of China at ang ROC o ang Republic of China. Sa kasamaang palad, nagiging mapusok ang China sa ating teritoryo na pilit ang pag-aangkin. Naging resulta ito sa karahasan at lumabag sa Law of the Sea, dahil sa kanilang patuloy na pag-aangkin umalma ang ibang bansa at handa tumulong sa bansang Pilipinas, lalo na dito ang United States of America at 5 bansa handa sumuporta sa ating bansa, lalo na ang agawan ng teritoryo. Natatakot kasi ang China dahil kung matutuloy ang Pilipinas na ang mag-supply na ng langis sa buong mundo. Ang Pilipinas lamang ang siyang may perpektong lugar na sagana sa lahat ng mga resources. Ano ba mayroon sa West Philippine Sea? Ang West Philippine Sea ay mayaman sa langis o mas kilala bilang natural gas. Ayon kay House Committee on Energy Representative Arnel Tai, malaki ang deposito ng langis sa West Philippine Sea. Ang West Philippine Sea ay mayroong sapat na reserba ng langis gaya na lamang ng Malampaya Gas Field. Katulad halimbawa sa Sampaguita Field lamang ng Regno Bank sa West Philippine Sea ay mayroon ng napatunayan na 4.6 trillion cubic feet na reserba ng natural gas. Kung may pagkakataon, malaking tulong ang West Philippine Sea upang mapunan at maiwasan ang pangangailangan ng bansa sa kuryente sa kasalukuyan. Mayroon itong 3.2 trillion cubic na reserba sa Malampaya Gas Field ay tinataya na lamang na aabot ang reserba hanggang 2030. Dahil hindi buong pagmamayari ng gobyerno ang Malampaya, nakakatanggap pa rin ng kita ang gobyerno mula dito. Noong 2015, mula sa Malampaya nakatanggap ang gobyerno ng 208 billion peso na royalties. Sa pagdataya ng United States Energy Information Administration, mayroong 55.1 trillion cubic feet ng natural gas and 5.4 billion barrels ng crudo, langis ang buong West Philippine Sea, sapat upang matustusan ang pangangailangang enerhiya sa Luzon, Visayas at Mindanao sa susunod na 20 taon. Kung nagkataon na makalkula ang halaga nito, maaring aabot sa trilyong dolyar ang halaga ng langis sa West Philippine Sea. Kaya naman gayon na lamang kalaki ang interest ng ating mga karatig bansa sa pag-angkin nito, partikular ang China. Nitong April at May 2024 lamang ay nagkaroon ng balikatan exercises sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos at sinalihan ng 14 na bansa, at ang kumpirmadong manunod at magmamasid na mga bansa ay ang India, Japan, South Korea, United Kingdom, Canada, France, Singapore, Thailand, New Zealand, Germany, Indonesia, Vietnam, Brunei at Malaysia. Ang balikatan ay gagawin sa International Water na may layo 2,222 kilometers ang layo mula sa west coast ng Palawan. Naging matagumpay ang missions ng balikatan exercise sa Palawan kasama ang Armed Forces of the Philippines, ang US Army. Sa ganun pa rin, todo bantay pa rin ang Philippine Navy sa West Philippine Sea dahil sa patuloy na panghaharas ng China sa ating teritoryo. Ito nga pala si Magpasikat Vlog ay nagsasabi sa ating lahat, to God be the glory.